So, what's up guys? Sa video ko ngayon, ang gagawin ko is magluluto po ako ng shrimp. Ito po, shrimp with butter. Tapos ko na siyang malinisan. Hindi ko napakita sa inyo kung paano siya linisan. So, tapos ko na siyang malinisan. So, ang gagawin ko is maghihiwa po tayo ng bawang. Maliliit na bawang. Hiwain po natin siya ng maliliit. Bawang lang po yung gagamitin natin kasi may wait lang. At butter. Butter. Dairy cream. Ang hagard ko po ngayon kasi nagaling ko po sa ano. Naglilinis ko kasi. So, dairy cream. Bawang, yan. So, ngayon, maghihiwa po ako ng bawang ngayon, guys. Ano po natin yung pagluluto natin ng shrimp? Actually po, kung di niyo po natatanong, mahilig po akong magluluto talaga. Kasi, dati ako magluluto sa karinderiya nung high school pa po ako. Kaya, hilig po ang pagluluto. So, ayun. Bago natin lutuin. Mag-ano muna tayo ng bawang. Bawang muna. Dapat pag hindi natin ng bawang, dapat maliit siya para mabilis lang siyang maluto. Bawang tsaka sibuyas, kaso ayaw nila eh, kaya bawang pa lang. Ayaw nila palagyan ng sibuyas guys, kasi may ano na kasi tayo, may dairy cream. Ito na lang daw ito nito. Nakita nyo ang hangard ko po ngayon. Row of 5 lang. Care bells. Siya lutuin mamaya. Pag matapos ko na yung ingredients niya, ipapakita ko ito sa inyo mamaya. So, ayun. Natapos na natin yung bawang. Ayan na. Ganito ko yung pag-iwa ng bawang maliliit. Ayan. Oh my God! Nahulog ko. So, ayun, natapos na natin yung bawang, guys. So, ang lalaki po ng shrimp. Tignan nyo po. Tapos na tayo sa bawang. And happy ko na po talaga yung magluluto, guys. So, ang swerte ng mga papangasawa ko. Kasi marunong akong magluto. Kaya, ang swerte sa akin yung jowa ko kasi nilulutuan ko yun siya. So, hugasan muna natin ito para hindi magtampak yung hugasan natin. Kasi wala tayong pag-hugas. Hugasan muna natin. Nag-aantay pa po ako sa lutuan kasi wala po kasi dito yung mismo lutuan namin na sa baba pa po na sa quarter namin. So, antayin muna natin yung lutuan. Tapos na tayo sa ingredients natin.
tayo dito para habang nagluluto tayo, malinis yung paligid natin. Shrimp. Ang lalaki po ng shrimp, guys, oh. Ang sarap nito, oh, grabe. Laki na po. So, balik muna natin yung dairy cream kasi di naman natin siya nagagamit. Kung kulang mamaya, kukuha na lang. So, natin gumamit ng mantika. Ito na po yung ingredients ko sa pagluto ng shrimp. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya lutuin. A simple way. Charot! Pakita ko sa inyo, guys. Yan. Pakita ko sa inyo. Ay, hindi pa na tayo mag-sorry. Hindi pa na tayo magagamit ng oil. Kasi may dairy cream pa na tayo. Ito lang pala yung gagamitin natin, guys. Hindi natin magagamit ng oil kasi may dairy cream tayo. So, ito na lang. Siyempre, ilagay natin siya sa kawali para matunaw, para mag-isa natin yung bawang. The bawang. Oh! As you can see, guys. Ayan. So, nakikita niyo po ba? Ayan na po siya. Tutunawin ng maigi. Natin siya ng maigi bago natin gisahin yung bawang. Actually, guys, madali lang po ito siyang matunaw, kaya tiis-tiis lang po. Diyan muna. Mag-hi sa vlog ko. Yan na, guys. Malapit na siyang matunaw. Hindi na lang. So, ito na siya, guys. Tunaw na po siya. Ayan. Natunaw na po. So, ilagay na po natin yung bawang. Lalagay na po natin yung bawang. Ito po. Pero, di ko sure, guys, kung magkasya to sa isang, ano, kasi maliit po yung pinagluto, maliit po yung kawali. So, maglagay pala tayo ng kunti ng tika. Ang sikreto po, guys, para hindi po masunog yung bawang, maglagay po tayo ng kunting mantika. Kunti lang po. Para hindi mo po siya, para hindi po masunog yung cream tsaka yung bawang po. Kaya kahit naglalagay kayo ng ano, ng cream, dapat may halo din po siyang konting mantika. Para sigurado po na hindi siya masunog kasi sayang po. Tsaka pangit na po yung lasa kung masunog na po siya. Dapat palutuin natin talaga yung bawang kasi mas masarap siya pag naluto siya ng bongga. Nakalima, ano lang siya, basic lang po siyang lutuin kasi mabilis lang naman siyang lutuin. Ilagay mo lang yung dairy cream,
Tapos susunod yung isahin mo yung bawang, tapos lagyan ng kunting oil para yun nga, para hindi masunog yung cream tsaka yung bawang. Pagkatapos, kung maluto na yung bawang, pwede na po ilunod yung shrimp. Ganun lang pala, dali magluto ng shrimp. Guys, kung hilig mo yung pagluluto or marunong kang magluto, madali lang po talaga. So, ilulunod na natin yung shrimp. Konting shrimp. Kasi di ko sure kung magkasya siya. So, subukan na lang natin kung gaano kadami yung pwedeng ilagay. Kasi kung pupunuin natin na siya, baka din na natin siya mahalo. Sis, napakalaki niya po guys, as in, napakalaking shrimp na po. So, ayun, parang magkasya siya, tignan niyo. Hanggang dito siya, pwede pa to siyang haluin. Pero, dandahan lang yung paghalo natin, baka mabundok. Sayang naman. Kung nakikita nyo, yung sando po po kahoy. Para hindi po magasgas yung kawali natin. So, kung sa tingin natin kulang yung dairy cream, pwede natin siyang dagdagan guys, kasi hindi naman nakaka pangit ng lasa yung dairy cream. Mas masarap pa nga pag madami siyang dairy cream. So, mas maganda kung madaming dairy cream. So, ayun guys. Mabilis lang ito siyang maluto. Antayin na lang natin siya. Sa tingin ko, kulang yung dairy cream niya. So, dagdagin natin siya mamaya. Ang hirap guys, kasi wala tayong takip. Baka matagal siyang maluto. Gamitin na lang muna natin ito maliit na takip. So, antayin na lang natin siya guys, mga ilang minuto. Guys, ito na po siya. Lapit na po siyang maluto. Hindi po natin alam kung saan yung asin natin. Wala po tayo asin. Lapit na po siyang maluto. Kunti na lang po. Para masarap siya kainin kasi pag sobrang luto na po siya, sarap po siya kainin guys. Hindi natin alam kung saan yung asin. Wala
papita. Ayan, may asin na. Nalagay ito yung asin. Para may kunting lasa naman siya kay papano. Kasi na ilagay natin guys, baka mamaya sobrang alat na siya. Pangit na natin. So, haluin na naman natin siya. So guys, kunti na lang, maluluto na po siya. Natin ang kunting asin. Kasi parang hindi po siya masyadong naglasa. So, pag nagluluto tayo nito, may kasamang pagmamahal para masarap yung luto natin. Kasi sasarap yung luto natin pag may kasamang pagmamahal. Kaya mas maganda. Nagluto tayo, may kasamang pagmamahal kayo. Na lang guys, maluluto na po siya. So guys, ayan na siya guys. Luto na po yung product natin na, yung dish natin. As you can see, ayan na yung shrimp natin. Luto na po siya. So, ayun lang guys. Ganun lang po kasimple magluto ng shrimp with butter. And yung ingredients niya, butter lang. Konting oil and bawang. Ayun lang po. So, thank you for watching guys. And huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and pindutin po yung button bell para mas para man-notify po. So huwag niyo po kalimutan i-subscribe and like my video. And pindutin niyo po yung button bell para ma-notify po kayo kung may bagong video po ako. Thank you for watching guys! Guys, ito na po siya. Lapit na po siyang maluto. Mm-hmm.
hindi po natin alam kung saan yung asin natin. Wala po tayong asin. Lapit na po siyang maluto. Kunti na lang po. Makuluan ulit natin siya. Para masarap siya kainin kasi pag sobrang luto na po siya, sarap po siya kainin, guys. Hindi natin alam kung saan yung asin. Wala lang tayo na asin-asin, guys. Asin na tayo nakita. Ayan, may asin na. Nalagay tayo yung asin. Para may kunting lasa naman siya kahit pa paano. Pero kunti lang naman yung asin na ilagay natin kasi baka mamaya sobrang alat na siya. Pangit na lang. So, haluin naman natin siya. So guys, kunti na lang, maluluto na po siya. Natin ang kunting asin. Kasi parang hindi po siya masyadong naglasa. So, kasi pag nagluluto tayo nito, may kasamang pagmamahal para masarap yung luto natin. Charot. Kasi sasarap yung luto natin pag may kasamang pagmamahal. Kaya gusto ko lang, luto tayo may kasamang pagmamahal. Na lang guys, maluluto na po siya.
So guys, ayan na siya guys. Luto na po yung product natin, ha? Yung dish natin. As you can see, ayan na yung shrimp natin. Luto na po siya. So, ayun lang guys. Ganun lang po kasimple magluto ng shrimp with butter. And yung ingredients niya, butter lang. Konting oil and bawang. Ayun lang po. So, thank you for watching guys. And huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and pindutin po yung button bell para mas para man-notify po. So, huwag niyo po kalimutan i-subscribe and like my video. And pindutin niyo po yung button bell para ma-notify po kayo kung may bagong video po ako. Thank you for watching guys!